At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Heatwave sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Kagawad, hindi nakapurma si Kagawad adun kay Kagawad Gusting. Ano pang isang minuto, talo na kaagad. Nahilo kaagad si Kagawad adun sa lakas ng sampain Kagawad Gusting. Nasaksihan ko, parang nadaya yata si Kagawad adun. Paghihiganti ko siya. Ilang sandali na lang, mag-uumpisa na ang laban ninyo sa UFC ni Kapitan Karyong. Oo, boy. Pagbabayarin ko ang Karyong na yan, babalian ko ang liig niya para mamatay na. Ano? Eh baka makasuhan ka Kagawad, magunos dili ka. At ngayon, mga kaibigan, masasaksihan na natin ang laban ng dalawang dalubhasa sa UFC, sina Kapitan Karyong at Kagawad Asyong. Salubungin natin sila ng masigabong palakpakan! Ito na ang katapusan mong Karyong ka. Kung hindi ka mamatay-matay sa atake, sa COVID at sa heatwave, mamamatay ka sa pamamagitan ng aking mga kamay. At ngayon, mga kababayan, umpisa na ang laban! Ito ang sayo! Traitor kang talaga, Asyong. Pero hindi mo ako kaya. Umanda ka, Karyong. Mapapahiya ka rito. Ipapahiya kita sa mga manunood. Hindi mo ako makakaya, Karyong. Hindi mo ako kaya. Masyado kang madaldal. Mas naunang pagtransik ng laway mo sa katawan mo. Eh ngayon, sasampulan kita. Anong ginawa mo sa akin? Sinira mo sa lawal ka. Ayok ka. Papatayin kita, Karyong. Papatayin kita. Sumugod ka ulit. Iyang brief mo ang alisin ka para maubuan ka na. Sige. Nalaglag. Patay. Nakita nila nga rito. Nakagahiya. Mapapatay kita, Karyong. Mapapatay kita. Napaya si Kagawad Asyong. Nahubaran siya sa harap ng napakaraming tao at live pa. Oo nga eh, napahiya siya. Ang yabang-yabang kasi. Ipinagkalat pa na kaibigan niyo si Edward Pulayang at Martin Nguyen. Samantalang hindi naman siya kilala ng mga yun. Oo, yan ang napala niya. Napakalaking kahihiyan. Ang yabang. Sayang kasi eh. Ipinos pa niya yung pag-iinsayo niya. Pati yung picture nilang magkatabi sila ni Edward Pulayang. Oo, napakayabang talaga, no, Pining. Samantalang hindi naman siya kilala. Ha? Kagawad Asyong, kukunin niyo na ba ang premyo ng mga nanalong katim ninyo? Hindi yan ang sadya ko rito. Nasaan si Kapitan? Kailangan mag-usap kami, lalaki sa lalaki. Wala pa siya rito, Kagawad. Oh, kumusta ka na pala? Hindi ka ba nasaktan sa laban ninyo ni Kapitan kagabi? Tuwang-tuwa kayo sa ginawa ni Kapitan sa akin. Ha? Tuwang-tuwa kayo, no? Pero humanda siya. Gusto kong maulit ang laban namin dahil maraming nagsasabi na dinaya ako ni Kapitan. Paano mo masabing nadaya ka? Eh, malinis naman yung laban ninyo. Kasing linis ng pagkatalo ni Kagawad Adong kay Kagawad Gusting. Nasasabi nyo lang yan dahil kasabot kayo sa nangyaring dayaan. Alamasin nyo si Karyong!
Gusto ko siya makausap. Kagawad, ako ang sekretary ng barangay. Wala si kapitan dito. Kaya kung ano man yung sadya mo sa kanya, sabihin mo sa akin. At ako na lang magpaparating sa kanya. Sige, makinig ka at sasabihin ko sa'yo. Ang gusto kong sabihin sa kanya, at bahala ka nang magparating sa kurap na kapitan na yan. Ah, sige, sabihin mo na kagawad. Nakikinig ako. Ha? Oh, nandiyan na pala si kapitan. Kap! Hinahanap kayo ni Kagawad Asyong. May mahalaga raw siyang sasabihin sa'yo. Oh, tita. Ginamit ka ng uwi? Oh, saan ka ba galing? Siguro totoo yung narinig ko sa mga Marites na iminutil ka na naman ni Kapitan, ano? Aba, sobo-sobra ng mga Marites na yan. Baka mapuno ako eh, sasabuyan ko sila ng kumukulong tubig. Oh, saan ka ba kasi galing? Gabing-gabi na. Pati ako eh, nadadamay na napupuya dahil hinihintay ko ang pag-uwi mo. Eh, bakit kasi hinihintay mo pa ako? Sana natulog ka na. Tita, ang tanong ko, ang sagutin mo, saan ka galing? Ay, nako, katatapos lang ng meeting. Kasama ako doon at mga kagawad na kapanalig ni Kapitan. Ha? Anong pinagmitingan nyo? Eh, tungkol doon sa magaganap na rematch. Rematch? Anong rematch yan, tita? Ay, nako. Hindi raw kumbinsido si Kagawad Asyong na tinalo siya ni Kapitan sa UFC. Eh, sabi niya, nadaya raw. Kaya humihingi siya ng rematch. At maarami ang manunood. Buong lalawigan manunood. Eh, nakausap na rin sila ni Mayor at iba pang matataas na official. Eh, yun ang napag-usapan namin. Hindi ako nakipaglandian. Sige, maiwan na kita dito. Ay, naantok na ako. Tulog ka na rin. Nakuha. Magkakaroon ng rematch sila Kapitan at Kagawad Asyong? Ay, nako. Baka sumabay na maatake si Kapitan. Nako, delikado. Veronica, gabi na, hindi ka pa natutulog? Eh, Piling, hindi ako makatulog eh. Dahil malapit na ang laban ni Kapitan, kinakabahan ako. Bakit ka naman kakabahan? Wala ka bang tiwala sa galing at husay ni Kapitan? Eh, alam ko magaling at mahusay siya. Pero super mandaraya naman ang kalaban. Hindi mo ba alam na sinuportahan ni dating Mayor Simprusio si Kagawad Asyong? Eh, kumuha sila ng trainer at coach galing sa ibang bansa. Kaya ito, kinakabahan ako. Alisin mo nga yung kaba mo. Isipin mo na hindi matatalo si Kapitan. Mananalo siya. Sana hindi siya madaya, Piling. At baka mangyari sa kanya yung napanood ko sa pelikula. Ha? Anong napanood mo na pelikula? At sinong bida? Si Silvestre Stallone. Tayong dalawa pang nakapanood nun, di ba? Nang malapit na ang laban nila, nang kalaban niya eh, may mga taong gumulpi sa kanya. Eh baka gawin yun kay Kapitan. Nakakatawan ka naman, friend. Pelikula yun eh. Hindi mangyayari yun kay Kapitan. Pwede ba? Huwag mo akong pagtawanan. Eh, alam mo namang alalang-alala na ako. Tinatawanan mo pa ako. Nakakainis ka talaga. Sige, tawanan mo lang ako. Kung hindi ka titigil, kakalimutan na kitang kaibigan. Ah, Veronica!
Nako, kagawad na dong. Anong masasabi mo sa liksin ni kagawad aso ngayon? Palagay mo, tatalunin pa ni Kapitan Karyong. Hindi na, Sir Timprosyo. Nagulat nga ako sa bilis niya ngayon. Ayon, parang nahihirapan na nga sumalag yung coat sa trainer niya. Nagsuot pa siya na nga maskara na mukha ni Karyong. Napakagaling. Dadagdagan ko ang pustahan namin, Mayor Gustavo. Yung dating 1,000,000, gagawin ko ng 2,000,000. Parang natatako na yata si Mayor. Pupusta rin ako, Sir, kahit 20,000. 20,000 lang? Hindi mo nadadagdagan. Nako! Napakagaling ng ating manok. Kahit buhay mo, ang ipusta mo. Pwede dahil siguradong mananalo tayo. Papatayin na niya yung trainer niya. Awatin natin, ha? Pare, napatay mo ang trainer mo. Patay. Dalawa na ang nanalo sa tingila dating Vice Mayor. Magaling talaga ang nakuha nilang trainer. Galing pa ng ibang bansa. Alam ko. Pero alam ko na hindi magpapadaig si Kapitan. Isipin mong mas magaling siya. Eh kahit magaling siya, kung traidor rin siya, itulad ngayon, bakit wala pa siya? Baka pinarang na siya ng kalaban Pining sa daan at pinabugbog nila para hindi siya manalo sa laban na to. Huwag nga mag-isip ng negatibo. Hindi mangyayari yan kay Kapitan. Hayan. Nandito na siya. Naku, ang ganda ng tindig ni Kapitan. Ha. Bagay sa kanya yung kasuutan niya. Tingnan mo nga. Veronica. Sasalubungin ko siya. Halikan ko para pampaswerte. Pisik. May escort pala siya. Si Aling Beba. Pinis. Nasaktan ako. Hoy, huwag kang umiyak. Maraming nakakakita sa iyo eh. Tama na yan. Tama! Piling! Si Aling Punya at si Boy Sibuyas. Nakasuot sila ng uniforme ng Team Heatwave. At may pangalan pa si Kagawad Asyong. Oo. Nako, mag-uumpisa na ang laban. Manood na tayo. Ayaw ko nang manood. Nasaktan ako sa nakita ko eh. Si Aling Beba nga escort niya. Ha? Veronica! Bumalik ka dito! Veronica! Walang kahirap-hirap si Kapitan na tumalo kay Kagawad Asyong. Walang kahirap-hirap. Anong ginawa mo, Kagawad Asyong? Bakit ka nagpatalo? Hindi mo ba alam na ang laki-laki ng ipinusta ko? 2,000,000! Inutang ko pa yung 1,000,000 dahil akala ko mananalo ka. Yun pala. Tatalunin ka lang ni Karyong. Hindi ko sukat na kalain na napakagaling pala talaga ni Kapitan Karyong. Ay, malas. Malas! Kinuha pa kita ng magandang coach at trainer na nagmula pa sa bansang Russia. Ako, malas. Kaya umalis na tayo dito. Tatakas tayo. Ano?
Eh, tatakas, saan tayo pupunta, sir? Kahit saan, tatakas tayo. Dahil kulang ang pira ko, pinasto ko. Sige na, sibat na. Magkita tayo doon sa terminal ng bus, papuntang Tacloban. Bilisan mo! Mabuti na lang at may carpool na biyaheng Tacloban. Hindi na tayo naghintay. Nakaalis tayo kaagad. Oo nga. Maaga tayong makararating nito sa Tacloban. Tamang-tama, may kamag-anak ako doon. Aha? Saan doon, pare? Sa barangay 107 na Santa Elena. Doon muna ako makitit. Titira sa kamag-anak ko. Teka pare, nasaan si dating Mayor Temprosio? Bakit parang hindi natin na kasama? Ay, oo nga. Naiwan yata. Nako, balikan natin. Pare, naiwan yung isang kasama namin. Balikan natin. Balikan mo. Bakit mo hininto? Ang sabi ko, balikan natin yung kasama namin. Ay, sige. Baba. Baba! Kapitan, na ikaw. Pare, naloko na. Si Karyong pala ang driver ng van. Sige. Bumaba na kayo. Tumakbo na kayo. Iligtas ninyo ang inyong sarili. Bibilang ako no hanggang 5. Kapag hindi kayo nakalayo kagad, mamamatay kayo dahil papaluin namin kayo ng baseball. Huwag Karyong, my friend. Magkaibigan tayong matalikin, di ba? Nakalimutan mo na ba yung samahan natin noong araw? Pinahiram kita ng lapis ko noon dahil wala kang pambili. Hindi ba? Masyado kang madaldal. Ngayon, tumakbo na kayo dahil parating na sila, Mayor. At kasama ang mga bodyguard niya. At paglalaruan nila kayong bugbugan sa kakubatang ita. Ano? Huwag, kapitan. Bagay ang pangalan ng, ng heatwave na ginawa ninyo eh. Heatwave, ha? Ngayon, mamamatay kayo at ang i-report namin ay biktima kayo ng heatwave. Ha? Tik-tikman nyo ito. Aray ko. Maawa ka sa amin, kapitan. Huwag mo kaming patayin. Huwag. Sige, tumakbo na kayo. Habang may pagkakataon pa kayong maligtas. Huwag. Kapitan, my friend. Tumakbo na tayo, pare. Huwag. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Heatwave sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo
Philippines!